Tara, samahan nyo kami sa buong araw para ipakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa bahay kapag kasimpleng araw lang. Pagising nga namin, naligo lang ako, tapos eto, naisipan ko magpalit ng bedsheet. Kahapon pa nga lang yung bedsheet namin na yan, pero naisipan na namin palitan kasi nag-leak yung diaper ni Maki kagabi. Yun na lang talaga, meron kami ditong leather na cover para hindi pumasok dun sa mismong foam yung panghi. Itong anak ko talaga, kapag ka napapasobra sa dede, nagli-leak talaga yung diaper. Mabuti na lang talaga, meron ako ditong bagong apat na bedsheet na no-luko. Eto nga yung una namin din dry, etong color pink na merong beige na pa-hard-hard na parang donut. So para sa akin, eto na talaga yung gusto ko, kaso feeling ko hindi siya bagay dito sa bahay kasi nga color pink, puro beige kami dito tsaka puti. Ayan, sabi ng asawa ko, kung nagdadalawang isip daw ako, edi palitan namin kung anong gusto ko. So ayan, si Kuya Making pinapili ko at eto yung napili niya dun sa mga bago. Grabe, itong anak ko, binata na talaga, marunong na maghanap ng gusto. So eto nga, nilagay na ng asawa ko and this time, sobrang happy ko kasi sobrang bagay na dito sa kwarto. Kahit meron siyang mga shade ng black, okay na rin to para sa akin kesa dun sa kanina na color pink. Sobrang nagustuhan nga ni Kuya Making, hinahawak-hawakan niya pa tapos naririnig ko siya, wow daw. Yung mga ganitong no-lukot bedsheet talaga, nakaka-addict gamitin. At totoo talagang hindi sila nalulukot, legit na legit. Sobrang happy ko nga din nung nailagay na namin dito. Siya nga pala, kapag bibili ka ng ganito, itong no-lukot bedsheet, meron na po siyang kasama agad na dalawang pillowcase. So nasa sayo kung gusto mong dagdagan kasi pwede ka namang mag-order ng extra. Alam ko naman yung iba sa atin gusto talaga maraming unan. Ito na nga pala yung kwarto namin nung nalinis na namin. Napakasarap na ulit matulog kasi ang linis na. Pagkatapos doon, tinawagan na kami kasi kakain na daw. Madalas talaga dito sa bahay, kaming apat lang yung sabay-sabay kumain kasi yung tatlo hindi talaga nakikisabay sa amin. Minsan naman sumasabay sila pero mas madalas talaga yung hindi. So ayan, sinusubukan ko ang pakainin si Kuya Maki kanina pero ayaw niya tong ulam at gusto niya lang yung egg kaya yun na lang yung pinapakain namin sa kanya. Pagkatapos namin kumain, dumiretso ako dito sa sala para naman tignan yung Can't Buy Me Love kung meron bang bagong episode. Ewan ko ba dun sa palabas na yun, palagi ko talagang tinitignan, na-addict na akong manood. Ito ang asawa ko na hindi naman nanonood ng Can't Buy Me Love dati, nahawa na rin sa akin. Kaya nga, papanoorin ko pa lang yung bagong episode siya, natapos niya na. Hindi na lang kami, natulog, tapos ayan, nung pagka-alas 3, nagising na kami, bumaba kami dito sa sala. Umiinom si Kuya Maki ng Arla Jana Strawberry kasi favorite niya talaga yun. Ito talaga yung pinaka-favorite niyang inumin na hinding-hindi siya magsasawa kahit na araw-araw pa. Medyo mahal nga lang, pero sabi ko nga sa kanya kung gusto niya, okay lang yun. Meron pa siyang milk maliban dito, bale ito lang yung iniinom niya, parang ginagawa niyang snack. Mag 4:30 naman, naisipan namin na maghanap ng merienda sa daan. Napakatagal na rin simula nung last akong sumakay ng tricycle, kaya ayan, nung nagyaya sila, talaga sumakay na ako dito sa likod. Napakadalang na lang kasi namin nagagawa yung mga ganito kasi halos araw-araw meron kaming ginagawa. Maghahanap sana kami ng tindahan ng siomay, kaso eto, pagpunta namin dito sa tindahan ng tita ko, sarado. Pero sinubukan pa rin naman namin tumawag at ayan, lumabas siya, meron pala siyang gawain sa church kaya hindi daw siya nagtinda. And dito sa lugar namin, nakikita namin meron nagtitinda dito ng street food, kaya dito na lang kami pumunta, malapit lang naman siya. Ang tagal ko nang hindi kumakain ng mga ganitong inihaw na pagkain. Ewan ko ba, sobrang gusto ko ng mga ganito, pero sobrang dalang lang kasi ng mga nagtitinda dito. Sobrang swerte namin kasi nung pagpunta namin dito, wala talagang katao-tao kami lang. Dati kasi, palagi talaga kami dumadaan dito, pero palaging kumpulan yung mga tao, kaya hindi na kami nakakakain. Na-miss ko talaga yung mga ganitong toge. At ako lang ba, kapag kumakain ako ng ganitong toge, maliban sa suka, nilalagyan ko rin ng spicy sauce. Lalang kapag magkasama kasi yung dalawang yun, feeling ko ang sarap sa maliban nga sa mga toge, nagpaluto din ako dito ng mga street food na ayan, iniihaw na ni ate. Grabe, ang sarap ng mga luto. Naalala ko dati, nag-aaral pa lang ako ng college, palagi ko siya nakikitang dumadaan, nagbebenta na siya, pero hanggang ngayon nandito pa rin pala. Medyo malayo kasing lugar niya dito sa amin kasi nasa court pa sila, mga 10 minutes away pa dun sa lugar namin. Kaya ayan, kahit nagustuhin namin, hindi talaga namin kaya kung araw-araw kami pupunta dito. Ako, kung hindi niyo na itatanong mga ganitong bagay lang talaga, sobrang saya na namin. Dati kasi nung bata ako, kahit mga ganitong pagkain talaga hindi namin afford kapag gustong kumain. Ngayon naman na merong pambili, nahihirapan naman kami kung saan kami bibili. Nabitin pa nga ata yung asawa ko kaya ayan, nagpadagdag pa siya dito ng isaw. Si Kuya Maki naman, binilhan namin ng pineapple juice at ayan, iniinom niya. Tapos maya-maya humingi siya dito ng hotdog. Grabe, napaka-cute niya. Ang laki na itong hotdog tapos naubos niya talaga. Medyo mainit-init pa nga yan pero ayan, binoblow niya. Natutuwa talaga ako sa kanya kasi nung araw na yan, hindi siya maarte sa pagkain. Naubos niya talaga yung isang steak. Ito nga lang kami sa daan kasi dinadaan-daanan siya, harap siya ng court. Saglit lang naman kami doon tapos ito, pag-uwi namin, saktong-saktong pagdating namin ng bahay, ang lakas ng ulan. Sobrang thankful din talaga ako kasi hindi kami naabutan ng ulan. O siya, salamat sa panonood. Bukas ulit.